Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, gagawa ako ng 20 facts about me kasi ang dami nagre-request na gumawa ako ng 20 facts about me para mas makilala nyo pa ako. So para hindi ko siya makalimutan, sinulat ko pa talaga siya sa notebook kasi nga medyo madami. At yan, makita nyo ba? Ang pangit ang sulat ko. So ayun, simulan na natin. Number 1. Sobrang lakas kong kumain. As in, lagi kami yung boyfriend ko, lagi kami nag-andi samgyupsal, andi shabu-shabu, andi lahat, andi crabs, seafoods, basta sobrang lakas ko kumain. Wala akong inuurungan, ganyan. Sobrang lakas ko din kumain ng kanin, siguro mga isang plato, mga 1 to 2 cups. That is, nagda-diet ako, pero napansin ko dahil sobrang parang ang payat ko tignan kasi yung height ko 5'5½, so hindi sila parang tugma, ganyan. Kaya medyo nagpapataba ako since sakto ngayon quarantine, talagang laging gutom, ganyan. Siguro mga ano na ako ngayon, dati 45 o 46 kilos lang ako, ngayon mga 53, ganyan. Basta ang laki ng tinaba ko. Kita naman sa pisngi ko. Number 2. Favorite kong pagkain, crabs and seafoods. So kahit araw-araw ko siyang kainin, hindi ako magsasawa. Number 3. Hindi ako mahilig sa sweets. Hindi ako mahilig sa cake. Kumakain ako ng cake, pero mocha lang. Ayoko ng chocolate, gano'n, yung flavor. Tapos, hindi ako kumakain ng chocolates. Ayoko rin ng chocolates. Kumakain ako, pero white chocolates lang. Or, minsan, pag ano lang, tanggal umay, ganyan, kumakain ako, pero sobrang liit lang. Kasi pag kumakain ako ng chocolates ng parang naparami, ganyan, kinabukasan, sobrang sakit na nalalamunan ko. As in, namamagana siya. So, yun, kaya hindi rin ako mahilig sa chocolates. Number 4, hindi ako maarte. Medyo maarte ako, kunwari, ganyan, girly, ganyan, sa pananamit, sa pag-aayos. Pero, yung samahan ng barkada, kung saan pumunta, saan kumain, saan matulog, ganyan. Hindi ako maarte sa ganun. So, go lang ako. For example, syempre yung mga kaibigan ko, ganyan, bata pa, hindi naman lahat, may trabaho, ganyan. Kunwari, may birthday, MP lang yung iinumin, ganyan. So ako, hindi kasi ako umiinom ng MP. Dati umiinom ako ng MP, pero napansin ko, parang pag umiinom ako nun, nagpupups ako lagi, hanggang mga 3 days, ganyan, nagpupups ako, ganyan. Pero nga, dahil, syempre, gusto mo makisama, ganyan. Talagang yun yung iniinom, go lang ako dun, hindi ako maarte, kahit magpups pa ako ng isang linggo. Number 5, ayoko nang minamadali ako. Siguro kahit sino naman sa atin, lahat naman tayo, ayaw natin nang minamadali tayo. At ayokong minamadali ako pag nagmi-makeup ako. For example, kunwari yung boyfriend ko, "Hoy, kanina ka pa, halika na. Alis na tayo," ganyan. Eh, nagmi-makeup pa ako. Ayoko nang ganun. Kasi ayoko nang umaalis nang hindi ako nakaayos, ganyan. Yung parang feeling ko, ang pangit-pangit ko, ganun. Number 6, hindi ako madamot. Siguro, wala lang, parang masaya lang din pag nakakapagbigay ka. Diba kasi mas masarap naman sa feeling na ikaw yung nagbibigay kesa ikaw yung nanghihingi. So ako, ganun ako, pag meron ako, binibigay ko talaga kahit minsan wala nang matira sa akin, ganyan. Number 7, friendly ako. Sobrang friendly ako. As in, lahat gusto ko kaibigan. Kaya lang syempre, ngayon, medyo tumatanda na tayo, namimili na tayo ng kaibigan. Kasi, dati sa sobrang friendly ko, hanggang ngayon naman, na parang, kala mo kaibigan mo, ganyan. Tapos, after ilang months, malalaman mo, inggit pala sa'yo, sinisaraan ka pala, binabackstab ka na pala, ganyan. Kaya ngayon, okay na sa akin yung sino na lang nandyan, yun na lang. Or,
Tsaka mapagmahal kasi ako sa kaibigan. As in, yun, nilalove ko talaga pag may friends ako. Minamahal ko talaga. Kaya ngayon, medyo namimili na ako ng kinakaibigan kasi natuto na ako. Kasi ayoko na, parang, ang sakit din kaya pag ginaganon ka ng akala mo, kaibigan mo, tapos hindi pala. Masakit. Number 8. Taong bahay ako. So, yung iba, minsan akala nyo, umaalis ako kasi mga post ko, naka-makeup ako, naka-ayos ako. Pero, wala lang. Nag-ayos lang ako, pero nasa bahay lang naman ako. Ngayon, naka-quarantine tayo, hindi ako naboboring. Siguro nga kasi taong bahay ako, ganun. Yung mas gusto ko sa bahay kesa sa labas. Mas gusto ko matulog, mas gusto kong manood ng TV, mas gusto kong manood ng K-drama. And yun, mas gusto ko yung bonding with family. Number 9, sobrang antukin ako. As in, sobrang as in. Kasi kahit saan nakakatulog ako. Kaya okay lang sa akin kahit mga long drive, ganyan. Kasi tulog lang talaga ako. Inaasal nga ako ng boyfriend ko, nila mama, basta lahat ng kamag-anak ko na, ano ba yan? Tawag nila sa akin, si Tulog. Kasi, kahit saan ako, masandal lang ako, tulog talaga ako. Number 10, matapang ako. Naalala ko nung bata ako, may kaaway yung nanay ko. Eh nakita ko, sinisigawan siya, so tumakbo ko, ganyan. Hindi ko alam, pero bata pa ako nun. Pero, sinapak ko, ganun. Sinapak ko talaga siya, as in. Kahit yung mga kaklase ko, ganyan, pag may kaaway sila, ako yung umaaway. Gusto ko, ay, hindi ganyan, hindi pwede sa akin yung ganyan, ganyan. Basta matapang ako, kung sino yung kaaway nila, inaaway ko din. Kahit sa mga kaibigan ko, ganyan. Wala lang, feeling strong lang ako. Number 11, mahilig ako sa rides. So, kahit yung tinatapon-tapon na ako, ganun, sobrang taas talaga, hindi ako natatakot. Mas gusto ko yun. Yung feeling na kinakabahan ako, takot ako, pero gusto ko pa rin siyang sakyan. So, yun, hindi ako boring kasama pag sinama niyo ako sa mga rides, ganyan. Sasakyan ko talaga lahat yan, kahit paulit-ulit. Number 12, yun. So, matapang ako, pero, yun, iyakin ako. Hindi ko alam, pag nakikipag-away ako, alam mo yung sumisigaw ako, ganun, pero, umiiyak ako. Hindi ko alam, so sobrang iyakin ko, kahit naman ayokong maiyak, naiiyak ako. Kaya nga gusto ko mag-artista kasi feeling ko, maiyak agad ako sa eksena. Number 13, mabilis akong mairita. Ganun, topakin, pero halos lahat naman ata ng babae, ganun. Pero ako, mabilis talaga akong mairita, hindi ko alam kung bakit. Kahit wala naman akong period, naiirita talaga ako. Mabilis akong mairita, ganun. Hindi ko alam kung bakit. Number 14, makakalimutin ako. Kunwari, umutang ka sa akin, tapos hindi ko na maaalala, ganun. Minsan nga eh, oh, ito yung bayad ko, ganun. Ah, may utang ka pala sa akin. Minsan ganun, makakalimutin ako sa ganun. Hindi ko na naaalala. So yun, bahal mangutang. Number 15, prank ako. Ganun, yun. Pag may mali ako nakikita, sinasabi ko talaga yung lahat ng gusto ko sabihin. Kunwari yung kaibigan ko, pikon or maarte, sinasabi ko talaga na, uy, pikon ka. Dapat baguhin mo yung ugali mong ganun. Ganun ako. Ewan ko kung bakit. Feeling perfect. Hindi naman feeling perfect, pero may ganun naman ugali, di ba? Na sinasabi ko talaga lahat ng gusto kong sabihin. Number 16. Dati, nagkakagusto ako sa babae. So, akala nila mama, tomboy ako. Kasi nga, sinasabi ko talaga na nagkakagusto ako sa babae. Pero ngayon, paglaki, it's a prank. Number 17. Hindi ako majowa. Hindi ako majowa. Ganun. Basta, hindi ako ma-boyfriend. Ganyan. Isa pala nagiging boyfriend ko. Yung boyfriend ko ngayon. Number 18.
hindi ako sweet, ganun. Hindi ako sweet sa boyfriend ko, ganun. Sweet naman, pero hindi talaga yung super sweet, ganun. Mas gusto ko na yung lalaki yung mas sweet sa akin, ganun. Hindi ako mahilig paglambeng, or... Kasi hindi ako sweet. Mas gusto ko lalaki yung mas sweet kesa ako. Number 19. So, ang totoo ko talagang pangalan, Margaret Aquino Pangilinan. So, yung Aquino, middle name ko lang siya. And yung Marga, nickname ko lang siya. Yung totoo kong pangalan, Margaret. Number 20. So, yung nickname ko, Marga. Pero hindi talaga siya yung nickname ko na kinalakihan ko. Ang nickname ko talaga, dati, Aret. Diba, ang pangit. So, yun talaga yung kinalakihan kong nickname. Simula nung bata ako hanggang siguro 2016. Hanggang ngayon naman, may tumatawag pa rin sa akin. Minsan, tinatawag pa rin nila akong Aret. Ganyan. Nung 2016, parang naisip ko na parang hindi bagay sa akin yung Aret. Ayoko, parang ewan ko, parang panlalaki or parang huy, Aret, ganun. Bagay ba sa akin yung ganito sa mukha ko, tapos Aret yung pangalan ko. Tapos, yun. So, 2016, naisipan ko, gumawa ko ng bagong Facebook. Kasi, pati yung Facebook ko, pangalan Aret. So, gumawa ko ng Facebook. Ginawa kong Marga. So, yun, hanggang sa mga friends ko, yung family ko, tinatawag na nila akong Marga hanggang sa mabura ko na yung Aret. So, eto na, Marga. So, naging Marga na talaga ako. Pero minsan, kung mapapansin nyo sa mga pictures ko, ganun, may nagko-comment pala na, "Hi, Ate Aret," ganyan. Yun yung mga dati ko talagang mga kakilala, ganyan. Minsan, yung mama ko, yung papa ko, tinatawag akong Aret, ganyan. Minsan naman, dito sa bahay, tinatawag pa rin nila akong Aret, ganyan. Naiinis ako minsan. Mga hindi ko naririnig. So, yun. Marga na talaga ako. Baka asarin niyo akong Aret, ha? Yung jowa ko, inaasar ako, eh. Ako'y Aret. Ganun. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Kung may request kayo na gusto nyong i-vlog ko, comment down below. Thank you for watching! Please like, subscribe, and click the bell button below para updated ka lagi sa mga new videos ko. Bye!